Yo, kamusta mga tol? Welcome to my channel. Sa mga di pa nakakilala, Makil nga pala. Sa mga di pa nagsosubscribe, please subscribe to my channel and then pindutin nyo na rin yung notification bell. So, since day off ko ngayon mga tol, tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa homesick. Bago natin talakayin yung homesick mga tol, meron muna akong babatiin. Ito yung ilan sa mga nag-comment doon sa nakaraang in-upload kong vlog sa channel. Unahin na natin si Linojkan. Palagay ko Junel yung real name ito eh. Linojkan yung name niya sa YouTube. Ito yung comment niyo. Subscribe niyo sa channel niya. Ang content ng yung channel niya eh. Nagko-cover siya ng mga kanta gamit yung ukulele niya. OFW din siya dito sa Riyadh katulad ko. Pangalawa si Kickers TV. Random videos yung mga laman ng channel niya. Subscribe nyo sa mga tol. Cool yung mga video nito sa YouTube channel niya. Pangatlo, si Maximo PH. Ito namang channel niya tol. Based on gaming. Kaya kung mahilig kayo sa mga online games, yan, subscribe nyo sa channel niya. Marami siyang ina-upload ng video tungkol sa games. Si Shane Luis. Ano to, nag-upload to ng mga vlogs niya sa YouTube. Dito sa channel niya. Subscribe niyo na siya mga tol. Supportahan natin yung mga YouTubers na yan. Mga maliliit na YouTubers lang yan. Pero once na supportahan niyo yan mga tol, lalaki yan at makakagawa yan ng mga gandang content na siguradong malilibang kayo sa Panginoon. So mabalik tayo sa usapang homesick tol. So ano nga ba yung homesick? Homesick, base sa nabasa ko sa Google, homesick is the distress caused by being away from home. So, madaling salita mga tol, pangungulila. Yung pangungulila, kasama na sa atin yan bilang isang OFW. OFW ako dito sa Riyadh, mag-isip kalating taon na. Naranasan ko na rin yan. Pati na rin yung sa mga balak, mga ibang bansa at saka sa malalayo sa pamilya nila. Alam ko, mas mararanasan at naranasan nyo. So, ano nga bang mga dahilan tol? Ilang dahilan kaya na homesick ang isang tao? Siguro, base sa karanasan ko, culture shock mga tol. Sa mga OFW, alam niyo yan. Kasi, mahirap talaga mag-adjust. Lalo na kung dito, katulad ko, nandito ako sa Saudi. Nag-adjust ako mga tol. Kasi, galing ako sa Pinas, napaka-open country noon. Tapos, pagdating ko dito sa Saudi, napakadaming bawal. Unang-una, bawal ang ano. Bawal makapag-usap sa babae na hindi mo kaano-ano. Pwede naman, pero sa trabaho. Pero yung in public, magkasama kayo na hindi mo kaano-ano babae. Tol, sigurado pag nahuli kayo dito, kulong kayo. Piyari kayo pareho. Pangatlo, napakahigpit ng batas nila dito tol. Ibang iba sa Pilipinas. Yung mga matitinding batas nila dito, pugo, tulo ang katapat tol. Kaya, mahirap talaga mag-adjust sa kultura nila. Isa na rin sa mga dahilan mga tol eh, yung hindi kayo sanay mawalay sa pamilya nyo. Yung nasanay kayong laging kasama sila, tapos bigla kayong haalis. Katulad yun, nag-abroad ako, sanay akong kasama pamilya. Nanlong ko talaga ako dun mga tol, naranasan ko talaga yung homesick. Hindi ka sanay sa kapaligiran, sa pagkain, sa lifestyle nila dito, mag-a-adjust ka talaga tol, mararanasan mo yung homesick, malulungkot ka, mangungulila ka. Ano naman ang nagiging epekto ng homesick tol sa sarili natin? Una-una tol, based sa karanasan ko, sa kalusugan tol, napakatindi ng epekto niya sa kalusugan. Pag na-homesick ka tol, mawawalan ka ng ganang kumain, lagi ka mag-iisip, hindi ka makakatulog siguro, mangangayayat ka. Tapos, lagi kang wala sa mood, hindi ka makapag-isip ng ayos kasi yung tumatakbo sa isip mo kung ano-ano. Parang gusto mo nang umuwi, yung problema mo sa naiiwan mo sa lugar na pinanggalingan mo. Kunwari sa Pilipinas kasi nga nagtatrabaho sa ibang bansa. Laking epekto talaga tol pagka na-homesick ka. Siyempre, pagka ganyan mga homesick tol, meron tayong mga bagay na pwedeng gawin para maiwasan yung homesick o malabanan natin yung homesick. Una-una tol sa ngayon. Social media na siguro yon. Facebook, internet, YouTube, marami tol, libangin mo yung sarili mo. Send ka ng message sa mahal mo sa buhay, through messenger, o kung ano man yan. Napakabilis na ngayon mga tol. Isipin nyo. Yung mga naunang mga OFW, ng mga nakaraang mga panahon pa, walang internet mga tol. Napakamahal pa ng load nun kung tatawag ka, telepono. Sulat lang mga tol, buwan kung dumating. Kaya napakaswerte natin ngayon. So, isa pa sa pwede mong gawin mga tol para malabanan yung homesick eh,
yung hobbies na gagawin mo. Libangin mo yung sarili mo. Sports na kagaya ng basketball, volleyball, yan mga ganyan. Pwedeng mabawasan yun yung homesick mo. Isa pa tol, pamamasyal yan. Kung nasa magandang bansa ka, tulad ng open country, Dubai, o kung ano man yan, pwede kang mamasyal mga tol. Doon mo libangin yung sarili mo, kasama yung mga kaibigan mo, makihalubilo ka sa kanila, saka yun, kumain kayo sa labas. Importante rin yan mga tol ha, yung pag nasa malayo ka, libangin mo yung sarili mo, kasama ang kaibigan mo. Pero limitahan mo rin kasi mamaya, may pagkaibigan ka, maging kaibigan. Tapos may iniiwan ka relasyon sa Pilipinas. Masama yung mga tol, nakakasira ng pamilya. Alam mo rin yung limitasyon mo ha. Positive think lang lagi. Positive thinking lang lagi mga tol. Pag may problema ka, maging positibo lang lagi. Wag mong papakadibdibin. Madidepress ka lang lalo niyan. Mahuhumsi ka lang lalo niyan mga tol. Kasi karaniwan na nagpapabagsak talaga sa atin dito pagdating sa homesick, yung problema sa naiwan natin sa lugar na pinanggalingan natin. Halimbawa, ako as OFW, may problema ako sa Pilipinas. Matinding problema. Pag dinamdam ko dito yan, tol, ma-homesick ako talaga. Iisip-isipin ko yan. Diyan pumapasok yung sobrang pag-homesick na parang gusto mo nang umuwi sa Pilipinas. So, ang magandang gawin yan, tol, positive lang lagi. Positive na mag-isip, libangin ang sarili, kagaya nga naman nabanggit ko kanina, internet, pagkain, pasyal, kaibigan, yan, dyan yung makapagpawala ng homesick nyo. Saka, advice ko rin lang, huwag nyong ganong sanayin yung sarili nyo na masyado kayong attached sa family nyo sa Pinas, yung tipong oras-oras ay kachat mo, ganyan-ganyan. Kasi once na maging busy sila mga tol, once na maging busy sila at hindi ka nila na-chat, yung nakasanayan yung attachment sa isa't isa, hindi na nangyayari, ma-homesick ka dyan tol. Kaya kung maaari, bigyan mo ng konting distansya kumbaga. Huwag palagi, huwag din minsan, tama lang tol, para hindi ka mahirapang mag-adjust kung sakasakali mangyari. So ayun lang mga tol, basta laging think positive, magdasal, at subscribe kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe, lalo na sa mga subscriber kong OFW. Mag-comment lang kayo sa comment box kung meron kayo suggestion, kung may mali ba sa mga sinabi ko o tama ba. Bahala na kayo, basta think positive lang mga tol. Ikaw, may gusto ka sabihin, tarantado ka? Lakas-lakas mong magpayo, iyakin ka nga eh. Hindi ka naman nakakatulog, sakit ka na nga lang ng ulo dito eh. Dahil mong alam. Ito ka na nga. Yung pansinin yun ah. Luko-luko lang yan. So yun mga tol, please subscribe to my channel. Click niyo yung subscribe button, like, and then notification bell. Tapos mag-comment kayo. Kita-kits tayo sa sunod na video or sa sunod na vlog ko. Baka bukas mag-vlog ako. Paalam mga tol, think positive!